Magandang araw po sa lahat ng senior citizens. Ating talakayin sa videong ito ang kapapasok lang na balita, 1,000 monthly pension para sa mga qualified senior citizens ay aprobado na ng Senado. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yon ay huwag niyong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Isang napakagandang balita nga po nito para sa ating mga lolo at lola dahil inaprubahan na ng Senado noong Lunes, May 30, 2022, sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na naglalayong itaas ang social pension ng mga indigent senior citizens mula 500 pesos hanggang 1,000 pesos. 18 senador nga na walang pagtutol ay bumotong pabor sa pag-aproba sa Senate Bill No. 2506 o ang Social Pension of Indigent Senior Citizens Bill na magbibigay daan sa mga indigent senior citizen na magkaroon ng karapatan sa buwan ng social pension na hindi bababa sa 1,000 pesos. Ayon nga sa datos ng DSWD, tinatayang nasa 3.8 million ang bilang ng mga indigent senior citizen. Kabilang sa mga itinuturing na indigent senior citizens, batay sa eligibility criteria ng DSWD, ay ang mga individual 6 na po pataas na nanghihina na at may kapansanan. Walang nakukuhang pension mula sa government at private institution gaya ng SSS, GSIS, Philippine Veterans Affairs Office at iba pang insurance company. Walang permanenteng source of income at wala ring nakukuhang suporta mula sa pamilya o kamag-anak para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Layon din ang panukalang batas na magtakda ng opsyon para sa ating mga senior citizens gaya ng electronic transfer para mas mapadali ang pagkuha ng kanilang pension at anumang transaksyon o service fee ay hindi dapat ipataw sa target beneficiaries. Ang chairman ng Senate Subcommittee sa ilalim ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na nag-sponsor ng panukala ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa kanyang mga kapwa mambabatas tulad nina Senator Grace, Senator Sunny, Senator Kiko, Senator Nancy, Senator Laila, Senator Bong Revilla, Senator Risa na kanyang pinagkatiwalaan sa paghahain ng panukalang batas. Pinasalamatan din ni Villanueva sina Senator Bongo at Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri sa co-authoring ng panukala na aniya ay magsisilbing regalo para sa mga senior citizen na naghihintay ng dagdag sa kanilang social pension. Inililipat din ng panukalang batas ang pagpapatupad, pamamahagi at pamamahala ng social pension para sa mga senior citizen mula DSWD patungo sa National Commission of Senior Citizens sa loob ng hindi hihigit sa 3 taon. Sa kabilang banda, si Senator Risa Hontiveros ay nangakong maghahain ng panukala sa susunod na kongreso na layong palawakin pa ang naturang pension at magkaroon ng universal social pension para sa mga senior citizens. Kaya naman bilang isang senior citizens, ano po ang reaksyon ninyo sa balitang ito? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So yun lang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.